Hello po. Ako ulit si Sir Manny. Ito po yung nakaraang video na sinabi ko sa inyo na hindi lang po ref yung nirefer po nila. Pati po water dispenser. Ito po sa isa po itong estudyante na dinala po rito na meron ng problema po yung water dispenser. Ilang taon na po itong ginagamit. Sabi daw eh may leak. So ito ginawa po nila. In-explain ko lang sa kanila kung paano gagawin tulad din ng paggawa rin ng refrigeration ng refrigerator para sa tamang reprocess, sa tamang pag-process po ng water dispenser. Pinaklas po ito lahat, evaporator, condenser, compressor, chinek po yung relay, overload, lalo na po yung compressor kung ito ay tumatakbo pa. So dahil tumatakbo pa yung compressor, pinalitan din po ito ng langis. Okay, so ito, ginagamit daw ito. Bago kasi gumawa po ang isang technician, kailangan po muna kasi tanungin yung kliyente kung ilang taon na po nila ito ginagamit at kung kailan ito binili. So doon ko napag-alaman namin lahat na itong water dispenser hindi na lumalamig. Sabi raw may leak. So chinek namin ito, chinek ng mga estudyante na wala naman siyang leak pero hindi siya lumalamig. So ano yung problema? Sabi daw kasi ng iba, pag hindi na raw po lumalamig may leak. Ang nangyari, pero wala naman siyang leak at hindi lumalamig. So sinubukan namin itong butasin yung tubo sa pamamagitan ng piercing valve na pambutas at ginamitan ng gauge, wala na siyang priyon. So, naintindihan nyo ba yun? Wala na po siyang priyon, pero wala po siyang leak. Kaya hindi po siya lumalamig. So, ngayon, ito po na-repair na at lumalamig na po sa tamang reprocess. Pero yun po yun unang nakakapagtaka. Sabi kasi ng iba, ang priyon daw long life forever na nasa system ng isang aircon o ng isang refrigerator. Pero nagamit na pala ito more than 9 years na pala. So, ang ibig sabihin nun, ang freon naluluto siya after 9 years ng compressor sa kanang evaporator kasi mainit. So doon po yung lumalabas po yung boiling point po niya. Na niluluto siya para mag-create naman ng vapor. So nitong video to na inyo mapapanood kung paano ito ginawa ng mga estudyante ko. Sana ay mapanood niyo po to at kapulutan po ng konting kaalaman at makatulong po sa inyo. So panoorin po natin. Water dispenser ang tirahin nyo ngayon. Kulang na tumingin talaga. Pero pag tinanggal, yung peso. Sa akin din ito. Mamalik. Yan ang nang hindi pa ako nakapos picture. Ayun, may kapag yung bata to. Masa yung ano? Yung drum. Baka gumagalaw yung drum. Gumagalaw nga. Kung may ano, kung may kakaibang ingay sa loob ng drum. Nakasara na yung tangke? Wala. Wala. Yung isa naman, yung condenser. Kasi pipito yan eh. Pipito sa loob yan eh. Ay, hihihin na yung dito sa tatanggalin natin to. So, tanggalin mo na yan. Papalitan natin ng ano yan. Ay, bang hinangin to, sir? Oo. Sige, katin mo na yan. Papalitan natin ng ano yan. Ang filter dryer. Ano na lang din gamitin, sir? Akas ba? Ano na yan? Puputulin mo na yan. Yung dot. Oh, yan. Hanggang dyan. Katulad mo, sir. Para diretso na. Gagawa ka ng imbudo uli. Kasi parang malalim yung ano.
Ay, mahaba. Yun ang sa loob. Napahaba ba? Hindi. Ano mo lang ito? Tensya yun. Dalim na lang kalahati. Ano yan? Dugtungan mo na ang copper tube yan. Pero lihain mo muna yung dulo niyan. Lilihain mo yan. Lilihain mo yan para maanuhan ng ano. Dispenser. Oh, yung access valve medyo mahaba. Mahaba yung access valve. Putol yan, putol. Pwedeng i-bend. Yung sa bilat ng... Okay na. Maraming sirang water dispenser sa mga water refill station. Kontratahin nyo na. Magkano ang sige na, sir? Mahal ko yun isang ganyan. Masa 7. 7, 8. Pero may penta na guys. Tinuha ng patayo. Patayo na eh. Napanood nyo na po yung video kung paano po siya gawin. So medyo hindi lang po siya tapos sa huli, pero ito na po yung finished product po nila. So tulad po na sinasabi ko sa lahat ng end of video ko na mag-ingat po tayo sa bawat gawain bilang isang technician o electrician o auto technician, kahit ano man, especially po ang mga refrigeration technician. Kailan ang ina-handle po natin yung medyo delikado, may electrical at may chemical. So pagdating po sa chemical, maaaring masira ho ang ating katawan tao, tatamaan ho ang ating sinus dyan, baga, lahat na. Pagtanda natin, doon lang natin malalaman na meron na pala tayong sakit. Kaya ingat lang po, lagi ho natin tatanda ng PPE, Personal Protective Equipment. So ayan po, so huwag lang mo tayo makakalimot na lagi mong mag-subscribe sa aking YouTube channel na Manny T. Marino o HS. So marami pa po tayong video na may lalagay ng mga issue na kailangan natin gawin, bakit gawin, bakit dapat natin itong gawin, bakit hindi natin ito dapat gawin. Sa ngalan po ng safety. Okay? God bless po sa inyong lahat at maraming salamat po sa panonood ninyo ng YouTube channel ko. Hanggang sa muli.